So ayan, nandito tayo ngayon sa garden dahil mag-harvest na tayo. Mag-harvest na tayo. Tapos, aalisin lang muna natin yung mga nakaharang dito, yung mga upuan natin, aalisin natin. Para may space ako dito. Ay, ayan. Aray, natusok ako ah. Yung bulaklak kasi na to, edible siya, pero tatanggalin na rin natin ngayon dahil kailangan ko ng space sa mga kangkong natin. Natutusok ako kasi may ano siya, may mga tinik-tinik. As you can see, oh. Ayan, ready na yung mga lalagyan natin. Ready na sila ngayon. So guys, it's harvesting time. Good morning. So mag-harvest na tayo ngayon. Samahan niyo ako mag-harvest sa garden namin. At ito nga pala ang ating kargador. Ito yung kargador natin. Thank you, Dada. So let's go. Mag-harvest na tayo. Uunahin natin yung ating onions. So dito lang muna tayo manguha dito sa side na to. Oh, Dada, ibrow feeding. Schau, Deutsch. Schau, für den Storch, was? Ja, das Eier. Aber bring dir ein Kübel für die Ding, ha? Hm? Das alte, was wegschneidest. Tanggalin na muna natin to. Magsusot ako ng gloves. Ang laki niya guys, oh. Ayan. Wow! Das ist zu früh, Mama. Ich will das eben einfrieren. Na, die Ernte, dass sie zu früh ist. Na. Passt, oder? Das passt, weil die sind schon früh. Und ich will sie einfrieren, weißt du? Das sind von meiner Suppe. Warte, ich hole Mullkübel, Schubkorn. So, ito na yung harvest natin. Dagdagan pa natin siya. Ito dito. Dito. Kunin natin. Ayan. Pati ito. Yung white onions, malalaki pala sila, no? Malaki talaga sila, umano. Dito. Ayan. Ilalagay natin sila to sa roof, tapos gagamitin ko siya over the winter kapag gagawa ako ng soup. Tanggalin na rin natin. Yung iba dyan ay mga leeks. Mga leeks to. Ready na rin sila i-harvest, tapos i-freeze natin. Ayan, i-harvest na rin natin sila today. Pero, ay, ayun, putol. Ngayon, onions muna. Dito din, tatanggalan natin.
laki niya, oh. Ang laki niya, promise. Try mo this today. Ang laki niya, promise. Tingnan niyo. Ano na tayo dito, oh. Dahil nga ilang araw tayong pangit yung panahon, di ko napansin na may malaki na pala tayo dito. So, i-harvest natin siya today. Ayan. Ang kargador natin yung mag-harvest nito. Come, honey. Ayan. So excited. Ayan. Let me see. Wow! O, diba? Bongga! Ayan yung na-harvest nating onions. Ang dami! Wow! O, diba? Ayan, yan yung na-harvest natin. Tapos ngayon, yung i-harvest naman natin ay yung mga dahon-dahon. Nasayaw ka? Wow! Kalisto! Kalisto! Sunod nating i-harvest, guys, ay yung ating retraction field. Flowers for you. So ayun, guys, ito na yung na-harvest nating red Russian kale for today. Guys, yung i-harvest naman natin ngayon ay yung ating ibang variety ng kale. Nakalimutan ko yung pangalan. If I am not mistaken, correct me if I'm wrong, pero parang ano siya, parang blue curled bits. Kale, parang ganun. Correct me na lang if I'm wrong, pero nandito siya sa side na to. I-harvest din natin sila para mas may space sila tumubo and then magkudos ng mga leaves. Ayan yung i-harvest natin, guys. Ayan, guys, so sa isang puno pa lang, ha, ito na yung nakuha natin. Sa isang puno pa lang. Ayan. And then, pagkatapos nating mag-harvest, mas maganda na siya tingnan, di ba? Tapos yung mga ibang leaves, yung mga baby leaves natin, at least, may enough space na sila para tumuko. Ayan. Ulin natin to. Oh, nadalawa. Next.
yung ating ibang onions dito, i-harvest din natin sila dahil nakalimutan ko. Ayan. Ayan, i-harvest pa rin natin sila. Ayan. Yung lalaki na nila, pans. Dahil kailangan natin ng space. Oh my god, ang laki nito. Ah! Ang laki din niya. Ayan, oh, malalaki na talaga sila. Tadadan! Oh, di ba? Tadadan! Ayan. So. Ayan. Lagay natin dito. Ayan yung onions na na-harvest natin ngayong araw. Tapos, i-harvest pa rin natin yung ating ibang kale dito. I-harvest din natin. Tapos, yung ating ibang Swiss chard, mag-harvest din tayo ng Swiss chard natin. Aling Baninay, syempre, ayan, kumakain siya ng kung ano-anong prutas dito sa garden namin na makita niya. Maliliit pa talaga, pero pwede natin sila ilagay sa sabaw. Pag nagsabaw tayo. So, ito guys. Ito dapat sana yung expectation natin. Mga ganito, di ba? Perfect siya, di ba? Mga ganyan. Ito yung expectation natin, pero karamihan talaga ito yung reality natin. Pero okay lang kasi pangkonsumo lang naman natin to dito sa bahay, hindi natin sila ibebenta. Ang importante, organic siya. O, di ba? Ito, i-harvest natin. I think ito yung pinakamalaki sa lahat ng harvest natin. Ito yung pinakamalaki talaga. At dito sa banda na to, tinaniman ko na sila ulit ng sugar peas. So dito, wag muna natin i-harvest yung iba. Yung malalaki lang muna. So ito, hindi pa masyado. So, lagay muna natin dyan. Guys, yan, i-harvest natin natin yung cabbage natin. Laki niya, oh! So, ayan yung cabbage natin na na-harvest. Isa lang muna yung kukunin natin kasi yung iba maliliit pa.
hahayaan muna natin silang tumubo talaga and then saka ulit natin sila i-harvest ng paisa-isa katulad ngayon. Ayan. So, ilagay natin dito sa ating ibang veggies. Nahuli tayo sa pag-harvest. Dapat sana maaga pa natin hin-harvest to para yung dahon niya ay hindi pa nauunahan ng insekto dito. Yung mga birds. Kasi yung mga birds nanginginain din dito. Hinahayaan ko lang sila dahil syempre kailangan din naman nilang mabuhay. Kaya hinahayaan ko silang kumain lang. Lunch nyo ba sila or direct na lang yung kinakat nyo na lang tapos